Yung mga survivors ay nilaniwala na they were the victim
or set of nila na kung anong pipili nila kung istakba nila yung option. Yung sexual abuse na nangyari or your keep them by yourself. Many victims continue to are related with the abuser. It is common for survivors of sexual abuse to continue relationship with their abusers after the abuse has stopped. Gaya ng mag-asawa, sinasaktan na yung example, sinasaktan na yung kanilang yung lalaki, sinasaktan yung kanyang asawa, nag-essay pa rin yung babae dahil gusto niya at mahal na yung kanyang anak para gano'n. Am I making sense? Letter F. A victim's view of the offender actions changes over time. An adult understands and views sexuality very differently than a child. It is common for survivors to not name their experiences and abuse until they are adopted. Gaya ng sinabi sa letter P na nag-try sila bago na kanila adulthood, which is 8 years old. They were mag-iba yung view nila sa morals of events ng view nila sa isang tao. Like, if don't appear up, Throughout the investigation process, initially a victim may say that offending is uncommon for victims to delay reporting sexual abuse or deny that they were abused. When there are different questions, the fear of the stigma associated with abuse, embarrassment, and retaliation. Gaya din sa sinabi sa letter ni kanina na takot sila i-report or sabihin yung kanilang experience through sexual abuse. Dahil ba sabihin ng tao kung mag-reject sila. Next! Letter H. Victims may deny the abuse they have suffered or missing present part of their story. Many victims try to hide what is happening to them by outright denying it when others ask, including classmates who make jokes, tease, or bully them based on the irregular relationship they see or sense. And by making statements, false bravado, sometimes victims fear getting in trouble for their own bad or illegal behavior, underage drinking, using drugs, lying to parents about where they are or who are they living, and will make false statements to friends, family, and even investigators about those acts. When sexual abuse is ayan, kinikip na lang nila sa sarili nila kasi baka pag nag-open yan sila sa ibang tao is baka ganitin na pang-bully sa kanila at then baka mas lalo na alala pa. I, letter I, it is normal for victims to fit and be unable to physically fend off their abusers. When faced with imminent threat or danger, most you want to freeze as opposed to fighting or pulling. Pag naka-encounter sila ng physical ay ng abuser na tao, they will not move or say nothing, yes, they will stay there and do nothing. Last, letter J. When survivor is committed to preventing and healing and eliminating all forms for sexual victimization of boys and men through support treatment, research, education, advocacy, and activism. Mga male survivor is sumasali sila or nanonood sila ng mga advocacy or research
para ma matulungan nila ang kanilang sarili sa pagiging victim ng sexual abuse. Ito na natin is domestic violence. Domestic violence, victims of domestic violence live in fear, worrying about their safety and impending danger. Sometimes they're in need to leave their homes in order to protect themselves and their loved ones. Even though severing ties with abusers seems like the best solution, many victims choose to stay with abusers for a variety of reasons. Sometimes victims do not leave because they want to provide a family of their children. Depend on the abuser financially, emotionally, or the decision forbids them on breaking up marriage. Even when victims decide to leave, it takes them 5 attempts on average before they lose weight. Gaya ng sinabi kanina sa letter A, letter E, na survivors of sexual abuse, ay na 5 beses muna yung average bago nila iwan yung kanilang asawa na sinasaktan sila. Gaya nga yun kasi mahal nila yung kanilang family. Next. So there are 2 stages of victimization. Yung una dyan is yung victim of crime knowledge. So bago ko simulan na explain yon, ano nga ba yung victimization? Victimization is the study involving the crime committed by the offender. So yung victim of crime model, from the word crime model, ito yung mga krimen na man-made, which is gawa mismo ng mga tao. Yung sa kapwa natin tao, yung krimen na yung sila mismo yung may gawa. Yung pinakaunang stage dyan is yung stage of impact and disorganization. Kapag sinabi natin impact and disorganization, ito yung ano, we are referring to the stage wherein it will going to happen. Habang ginagawa yung krimen or kasalukuyang ginagawa yung krimen. Ito yung tinatawag natin na stage of impact and disorganization. After that, meron yung stage of recoil. So, what is the stage of recoil? Ito yung mga bagay na nararamdaman ng mga biktima after matapos yung krimen sa kanya. Meron siyang nararamdaman na anger, galit, guilt, haba, acceptance. Siyempre yung acceptance, di ba? Pag may krimen, pag naranasan natin yung krimen, hindi naman natin agad-agad ma-accept yung nangyari sa atin. So, it takes a lot of time para ma-accept natin yung nangyari sa atin. And at the same time, yung desire of revenge. Siyempre, di ba, pag merong naranasan natin yung krimen, di ba, parang sa sarili natin, gusto natin mag-revenge, mag-take ng revenge sa taong gumawa sa atin. No? So, this could last 3 to 8 months. Yung mga feelings na yun, nagtatagal ng 3 to 8 months. And lastly, yung reorganization stage. Ano nga ba yung reorganization stage? Ito yung hindi agad-agad nakaka-move on sa pangyayari and hindi agad-agad nakakabalik sa daily life and normal living ng mga nabiktima ng krimen na yun. Trauma malala. Yung pangalawa dun sa stages of victimization, yung victim of disaster model. So, bakit nga ba tinawag na disaster ang isang krimen? Tinawag ito dahil nangyayari yung disaster sa atin, unexpected time, in an unexpected place. Ganun. Yung parang hindi natin inaakala na mangyayari sa atin yun. So, yung pre-impact stage. Pag sinabi ng pre-impact stage, ito yung mga naging biktima na, ito yung mga hindi pa nagiging biktima or possibly maging biktima ng krimen. Ito yung tinatawag na pre-impact stage. Then when we say impact stage, ito yung mga nakaranas na ng krimen. Sila na mismo yung nakatanggap nung parang pinsala ng krimen na yun, parang na-experience na nila mismo. And then yung post-impact stage, ito naman yung mga
ano, pagkakaroon ng social effect sa mga taong biktima nun dahil ng disorganization. So, nadi-disorganize yung mga pag-uugali natin na kadalasan sa mga social relationship natin, halimbawa, parang ina-isolate natin yung sarili natin and at the same time, ayaw natin makihalubilo sa iba. Parang nagkakaroon ng changes sa relationship natin. Then, lastly, yung behavioral outcome. From the word behavioral, pag-uugali. So, nag-a-adjust yung mga biktima sa nangyari sa kanila at yung nakaka-affect ito sa pag-uugali nila dahil na lamang na, di ba pag may mga napapanood tayo sa TV, yung mga nagiging biktima natin sa nagiging tahimik or di kaya hindi mo na makausap na maayos, minsan naman galit or mabilis mailita. Ganun yung nagiging epekto nung krimen sa kanila ng mga biktima. Anyway, ano pala naman yung behavioral outcome? It will, there's a sufficient time pa naman para mag-adjust sila sa sitwasyon na yun. So, there are three kinds of crime victim. Unang-una dyan is yung direct. Direct ba or primary crime victim? Panguna, sila yung mismo nakakatakol or nakakatakol ng pinsan or sila mismo yung nakakarisip nung ano na yung injury na yun gaya na lamang sa mga nabubugbog. For example, yung mga nagagahasa, yung mga hold up, sila mismo yung tinatawag natin direct na kasi sila mismo yung nakatakol nun. Okay. Yung pangalawa is yung indirect or secondary crime victim. When we say indirect, hindi sila mismo yung napinsala, pero malapit sila sa taong nabiktima nun. Gaya na lamang nung mga, pagaya sa ano, yung mga nagahasa, mga biktima, yung pamilya nun, yun yung sinatawag na indirect or secondary crime victim. Then when you say tertiary crime victim, ito yung mga, ano, ito yung mga mga biktima na nakakapanood sa mga TV na nakikinig ng radio or di kaya nag-i-scroll lang tapos nakapanood sa Facebook ng krimen. Gaya na lamang picture lang kapatid ng yung pinanood sa akin ni Selga na yung pinaltugan yung ulo. Siyempre, dahil nga, dahil ikaw nga nakapanood doon, siyempre yung feelings mo lang is parang nai-release mo lang siya na biglaan, unexplainable emotion and feelings yung mararamdaman mo doon. Tapos yun, dahil nga sa galit niya, medyo natabig niya yung phone niya. Yun yung sinasabi natin. Sila yung tinatawag natin na tertiary crime victim. So, wait lang, balikan ko muna para alam mo may pumasok sa ano. Stages of victimization, may dalawa. Yung victim of crime model and victim of disaster model. What is pinginig pampalat? Abing? Pinginig pampalat is for community-based or restorative justice in which the crime victims or relatives and friends of deceased crime victims meet the defendant after conviction to tell the public about how criminal affected them. In the hope of rehabilitation or deterrence, this is practiced in Western countries like in the United States of America. This is the kind of community-based or restorative justice na kung saan yung mga victim or family and friends ng victim ay willing to pag-usap sila sa convicted. Dito nila pinag-usapan yung mga salubi nila and paano ito nakaka-apekto sa convicted. And ginagawa nila dito para hindi na-uhidin ng convicted at convicted ang ginawa niyang crime. What is victim impact statement? It refers to written or information from crime victims in their own words about how crime has been affected. The state of America allowed them impact statement at some rate of the sentencing process. Also, the inmate permits them volunteering and victim impact information is generally included in the pre-sentencing report represented to judge. Example, na-traumatize masyado yung victim. Kung hindi niya kaya sabihin, isusulat na lang niya para tapos sabihin niya yung na-experience
men para sa parol and para sa para i-present sa judge. The purpose of fixing impact statements. So the purpose of impact statements to allow crime victims. So dito pumapasok si parol and sentence sa court. So yung judge dito maaaring gumamit ng impormasyon para matukoy kung ano ang pumapalatang sa biktima. And sa victim impact statements naman, ito po yung biktima na tinawag sa court pero hindi sila pwedeng mag-testify. At kung mag-testify man sila, dadaan mo na sa maraming proseso. The contents of victim impact statements. First, physical damage caused by the harassment. Alam naman na natin yung physical damage, gaya ng pagsuntok, emotion, pagsipa. Number two, emotional damage caused by a crime. Through their feelings, pag pag may nasabing dapat na kaya ay sa pagbulo ng pinagsabihan mo. Three, financial cost to the victim from the crime. Alam naman natin financial cost, which is pera. Medical or psychological treatments required by the victim or sir or her family. Yung nga, sabi nila kay kailangan ng medical or psychological para ma-heal yung trauma ng victim at kailang family. Why? Paying restitution for court-ordered funds that are offender pays victim to crime for a crime-related expenses. Kasi ito. Six, the victim's group on the crime by the offender translates. Seven, the victim's group on an appropriate sentence. Types of victims, innocent victims. It refers to those who were victimized because they were just being in the wrong place at the wrong time. Example, yung terrorist attack. Kahit hindi sila yung parang target, nasali sila sa terrorist attack. Victim with only minor guilt refers to those who were victimized due to ignorance. Sample, tinext ko si Grace. Tapos, sinabi ko sa kanya na nanalo siya ng 1 million. Tapos naniwala siya due to ignorance. At hindi niya alam na problem pala yun. Victim, voluntary victim. It refers to those victims who bear as much responsibility as the offender. A person, for example, a person who entered into suicide pact. Victim guiltier than the offender. It refers to those victims who instigated or provoked their own victimization. Example, binubuli ko si Grace, tapos pinidur ko man siya para saktan ako. And din siya yung binubok ko siya. And din siya yung one. Victim here. Okay. Next. Most guilty victims. It refers to those who were victims during the perpetration of crime or as a result of crime. An example of this is that natatakot ang sigis by the would-be victim in the act of defending itself. Imaginary or discriminating victim. It refers to those who were victimized by reason of mental disorder or three mental
nagpapanggap ng itim. Ito po yung mga nabibiktima na yung kumbaga walang pag-aalitahan, parang go with the flow siya. Wala siyang pag-iingat o pagpabas siya. So, kumbaga, isang pal si Shay, may gusto siyang makuha sa akin, pero dahil na hindi ako nag-iingat sa pagpapas siya, yung gusto niya makuha sa akin. Second is video of pain or acoustic life. It refers to meeting with a well, normal inhibitions and welcome to contact with suspicious. Ito naman yung biktima na madaling malimutan. Dahil sa nagpapadala siya sa kulang siya sa pag parang kulang siya sa pag awareness kulang sa pag-inala o kulang sa awareness. 3 one term or overuse of soul type. It refers to a big thing for the females for the same day or home. Ito naman yung biktima na mahina sa stress, kaya sample nito is yung mga kabataan na yun. Kumbaga, hindi nila nakakayan yung mga stress, kaya nagkahanap sila ng kasiyahan, second pleasure. So, example nito is si Gomez. Dahil na gusto niya maging masaya, punta siya sa bar, uminom at saka dahil gusto niya maging masaya, malam, kalam siya ng mga kasi nga, hindi alam mo yung pata mo. Kung baka rin, pera.
Female is physically less powerful and is dominated by male. Tayo mga kababayan is malimit na malimit tayo maging biktima ng krimen kasi nga less powerful. The old is capable of physical defense and the common object of legal first, diba yung mga matatanda, pension agad na sila. So, yung mga power, kunwari, nag-offer sila ng raffle sa matanda. Okay, hindi naman na nagsasang matanda yun. Ang alam mga matanda, manalangin siya ng rem, washing machine, aircon, So, sila nag-iipitin. Kasi nga, hindi nila alam. So, the mentally defective the person is unable to think clearly. Sila yung mga problema sa pag-isip. For example, yung napanood ko is yung... batang babae na may diferensya sa pag-isip. Hinahari siya ng tito niya. Eh, hindi niya alam na mali pala yun. So, hanggang paulit-ulit, hindi niya alam na masakay yung pinagawa ng tito niya. Kaya sila nagiging victim. And, immigrant victim, ito naman, kapag, ang layo ko nito sa Manila, tapos sumakay ako sa tricycle, dapat yung bayad ko lang dapat is 30 pesos. Pero sinisingin ako ng 100 pesos. Kami mga tayo is wala ka lang kasi na hindi kami tagal dito. So the minorities, ito naman yung kunwari yung kumpanya. Tapos may daming mga tauhan. Mas older na tauhan tapos kapag may karating na bago, thank you for listening. That's all.